That's why I needed to hear. I found a reason for me. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po ng Miyerkules sa ating lahat. So ngayon po ay waxing crescent moon. Crescent moon. Hello po sa ating 13 viewers. Magandang hapon ng Miyerkules. Hello po kay Ma'am Cecilia Paredes. Good afternoon po sa inyo, Ma'am Cecilia Paredes. At good afternoon po, Ma'am Cecilia. Ganun din kay Ma'am Melva de la Cruz. Good afternoon po sa inyo. At good afternoon po sa ating 48 viewers. Ayan, kayo po ba ay nakapag-merienda na dyan? Merienda time na. Hello po kay Ma'am Skyline Fijon Julian, kay Ma'am J. Duminsel, kay Ma'am Hazel Asyao Layosa ng Bicol, kay Ma'am Ni Consijeros, kay Ma'am Sally Iskutin, kay Ma'am Najel Ragasaho, at kay Ma'am Elsa Lahoy-Lahoy Pastor. Ganon din po kay Ma'am Diana Cabrera Lumod. Good afternoon po sa ating lahat. At kay Ma'am Josie Balermino, ganun din kay Ma'am Angie Rosales Saad, at kay Ma'am Judith Cunapio. Good afternoon po sa inyo. Hello po kay Ma'am Chris Lopez, magandang hapon po sa inyong. So ayan guys, ngayon po ay nandito na naman po tayo kasi ang atin naman pong pag-usapan ngayon ay paano ba tayo makapag-move on sa isang masakit na breakup sa isang relasyon. Paano ba tayo makakalimot sa mga masasakit na breakup? Hello po kay Ma'am Shipar Maladjan Sihas, magandang hapon po. Kay Ma'am Marlene Credo Sibukaw, kay Ma'am Welny Penuela, kay Ma'am Lavi Talia ng Lavi ng Tagig, kay Ma'am Susan Rayo Lope, kay Ma'am Telma Montesino, kay Ma'am Laila Moreno ng Bulacan, kay Ma'am Edeta Guzman Gutierrez, at kay Ma'am Delma Camador Manuel. Good afternoon po sa ating lahat. Ganon din kay Ma'am Invave Oirasor. Good afternoon po sa inyo, ma'am. So ngayon nga guys, paano ba tayo makakalimot or makakapag-move on sa isang relasyon? Kasi karamihan sa atin, lalo na pagdating sa mga kababaihan, at lalo na kung ang ating relasyon sa isang tao ay medyo matagal, ang hirap sa atin, lalo na sa ating mga kababaihan, ang makapag-move on. Napakahirap para sa atin ang lumimot, ang makalimot sa isang tao. Hindi natin alam kung paano natin siya makakalimutan, kung paano tayo mag-uumpisang muli na wala na hindi na natin siya kasama sa ating buhay. Kasi minsan kapag tayo ay nasa isang relasyon, parang nasanay na tayo, nakasama-sama natin yung tao na yun araw-araw, ay parang nagiging daily routine na natin yun sa ating buhay, ay napakahirap na po sa atin na alisin ang tao na yan sa ating isipan. Kaya yung iba sa atin, dahil sa nga hindi tayo makapag-move on, dahil hindi nga natin makakalimutan yung isang tao, ay talagang kumakapit na po tayo sa tinatawag nating gayuma. So ngayon po, mas mainam kung talagang nakikita mo na ang isang tao ay wala ng pagmamahal sa atin, kasi mahirap din naman po ang isang relasyon na ikaw lang ang nagmamahal. So kapag ganyan po, na ikaw na lang talaga ang nagmamahal, dapat po ay matuto din po tayong mag-move on. Matuto po tayong magparaya. Kasi ang sabi nga po, love, ang love po ay hindi siya selfish. So kapag
Kahit na nasasaktan ka, pero nakita mo naman ang iyong kapartner o ang iyong dating kinakasama na masaya na sa kanyang buhay, masaya na sa kanyang bagong buhay. And then, dapat po natin maging masaya na lang tayo. Pero minsan tayo ay instead na maging masaya tayo ay gumagawa tayo ng way kung paano ba natin mababawi ulit, nang gigigil tayo habang nakikita natin silang masaya, ay tayo naman po ay sobra tayong nasasaktan kasi hindi tayo nakakapag-move on. Hindi natin binibigyan ng pagkakataon ng ating sarili na sumaya naman sa iba. O kung sumaya naman sa sarili mong pagsisikap, o hindi mo binigyan ang iyong sarili ng pagkakataon na makalimot. Kaya ito po ngayon ang ating pag-uusapan. So paano nga ba tayo makapag-move on kapag tayo ay nasa isang relasyon, kahit matagal na ang inyong relasyon? Kasi lalo na po sa panahon ngayon, no? Sa panahon ngayon ay usong-uso na po talaga ang sulutan. So ayan, usong-uso na po talaga ngayon ang sulutan. Minsan pa, hindi mo namamalayan yung pinakamatalik mo pang kaibigan or yung mga kakilala mo pa ang susulot doon sa iyong karelasyon. So, usong-uso na po ngayon yan. Bakit nga ba nauso yung mga ganyan? Kasi daw po guys, mas marami ang babae kasi sa lalaki. So, parang 2:1 yata or 2:1 na po ngayon. Kaya mas marami po ang babae kaysa sa lalaki. Kumbaga, nagkulang na yung lalaki kaysa babae. Kaya naging uso na po talaga ang sulutan. Minsan, yung ibang babae, kahit na nga alam nila na ang lalaking iyan ay nasa isang relasyon na, or kahit pa may asawa na yan, basta type nila, basta pakiwari nila ay masaya sila doon sa lalaking iyon, ay hindi na po nag-iisip. So, hindi na po nila iniisip kung nakakasira man sila ng pamilya, nagiging selfish. So, katayo din po, minsan ay nagiging selfish tayo kung tayo ay talagang pinipilit natin yung isang relasyon na tayo na lang ang nagmamahal. Subaga, naging selfish na rin tayo dahil hindi na natin binigyan ang ating sarili. Kumbaga, nawala na ang respeto natin sa ating sarili dahil sa parang pinagpipilitan mo na yung sarili mo sa isang tao na ayaw na sa'yo. Kaya, ngayon po ang ating pong pag-usapan, paano ba tayo maka-move on? So, ang unang-una po nating gawin para makapag-move on ay nandan po yung tinatawag nating respeto sa ating sarili, pagpapalaya, at isipin po natin ang kaligayahan para sa ating mga sarili at para na rin sa kanya. So, unang-una po, halimbawa kung kayo ay nag-break up na, talagang nag-break up na kayo at sa tingin mo ay wala ng pag-asang maayos pa, ang unang-una po nating gagawin, medyo mahirap, although madaling sabihin, pero minsan po ay napakahirap gawin. Pero wala po tayong magagawa, kundi tanggapin ang katotohanan na talagang ang relasyon na yan ay hanggang doon na lamang. So, ang unang-una nating gagawin ay pilitin nating limutin ang tao na yan. Huwag na natin ipagsiksikan ang ating sarili, kasi pag ipilitin natin ang ating sarili na ipagsiksikan, tayo lang din ang masasaktan. Kumbaga, ang isang relasyon, kahit na paano pa natin ito ipipilit, kung isang tao lang ang nagmamahal, kung ikaw na lang ang nagmamahal, ay hindi rin po talaga magiging magtatagal ang isang relasyon. Kaya, minsan po, kapag paano ba mag-move on? So, ganito po ang gawin natin pag-move on. Unang-una, huwag mong balik-balikan ang masasaya ninyong mga sandali. Yung nagkasama pa kayo, kaya minsan tayo, minsan napakahirap sa atin pag naghiwalay na tayo, kasi ang inilalagay natin sa ating isip ay yung mga masasaya ninyong mga sandali, yung magkakasama kayo, yung mga plano ninyo sa buhay. So instead na yun ang itanim mo sa iyong isip, isipin mo kung paano kanya sinaktan, kung paano kanya binaliwala, kung paano na kinalimutan ang mga pangako ninyo sa isa't isa. Kung paano niya yun winalang halaga. So napakarami niyo ng pangarap, ganito, ganon, para sa inyong pamilya, para pa sa inyong pagsasama,
Ngunit sa bandang huli ay siya mismo ang sumira nito, ay yun ang lagi mong itatanim sa isipan mo. So yun ang lagi mong itatanim, lalo na kung nasa mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, and then hindi ka makamambon, isipin mo, dapat nga maging thankful pa lang, maging thankful pa tayo. Kaya habang nasa ano pa lang kayo, nasa mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo, ay pinakita niya na yung totoong siya, dapat pa kapang magpasalamat. Dahil paano na lang kung kayo ay naging magkasama na, or kayo ay na mag-asawa na, and then doon lumabas yung panluloko niya sa iyo, is mas masakit. So, habang nasa isang relasyon pa kayo at nangyari na yon, dapat maging thankful pa tayo. Huwag na nating habulin, lalo na kung ilang beses naman tayo nang niloko. So, ang isipin mo po lamang, isipin mo po yung mga masasakit na ginawa niya sa iyo, yung pagtataksil or kung ano man ang reason ng inyong paghihiwalay. Unang, and then, pangalawa po, yung mga kung ano man ang regalo ninyo sa isa't isa. Unang-una, kasi talagang hindi natin minsan mapipigilan ang ating mga sarili. Lalo na tayong mga babae, kapag mahal na mahal natin yung isang lalaki, kahit pa hindi tayo kinakausap, panay ang text natin or sa messenger, tayo ang nagmamakaawa. Kumbaga talagang pilit na natin na ibinababa ang ating mga pride. Talagang nagpakumbaba na tayo, nagmamakaawa na tayo upang balikan lamang tayo ng taong iyon. Upang maituloy lamang natin ang relationship nyo na alam mong wala ng pagmamahal pariho. Kaya sino ba ang nagiging kawawa at the end? So, ang nagiging kawawa din naman nito at the end, ikaw. Ikaw na nagmamakaawa. So, although sabihin na natin, bumalik yung lalaki sa iyo dahil sa pagmamakaawa mo sa kanya. Minsan pa tinatakot mo siya na, sige, pag hindi ka bumalik sa akin, may gagawin akong masama sa aking sarili. Okay, bumalik si guy sa iyo dahil, or yung tao na yun bumalik sa iyo. Ngunit, alam mo sa sarili mo na wala na yung pagmamahal. Kumbaga, kaya ka lamang niya binalikan dahil doon sa banta mo sa kanya. Pero ano po ang nagiging resulta noon? Parang hindi mo na binigyan yung halaga ang iyong sarili. Bakit hindi natin subukan? Ang gawin natin, kalimutan siya ang gawin mo. Alisin mo siya sa inyong mga social media account. Kung pwede, tanggalin mo siya sa iyong mga contact niya sa iyong cellphone upang hindi mo na siya makausap. Kahit na mag-attend ka na makausap siya, ay wala nang paraan para makausap siya dahil i-delete mo na siya sa lahat ng iyong social media account, sa iyong cellphone. So, pangatlo ay alisin mo, tanggalin mo lahat ng mga iniregalo niya sa iyo. Kung anumang regalo niya sa iyo, hanggat maari ay alisin mo na yan. Kung talagang kahit pa may sentimental value yan na binigay niya sa iyo at may sentimental value yan, kailangan mo pa rin niyang pakawalan. Kalalo na kapag ang mga bagay ay may sentimental value para sa inyong dalawa, ay mas lalo mo yang alisin, dahil pag nakikita mo yan, babalik lamang ang alaala mo sa taong iyan. Kaya dapat anuman ang mga gamit mo na maaring magkakaroon ng ugnayan sa kanya, ay alisin po natin iyan sa ating buhay. Tulad na lamang ng mga picture ninyo together, kung saan kayo naglalabas, namamasyal kayo, masaya kayo, ay i-delete mo na po iyan para hindi mo na yan makita. So alisin mo na rin siya sa iyong social media account. Huwag mo siyang i-stalk kasi pag ini-stalk mo siya, hindi nakikita mo siya na masaya, na may kasama ng iba, is mas lalo ka lang masasaktan. Kaya hanggat maari ay i-delete mo na rin po iyan. Alisin mo na rin po siya doon sa iyong social media account upang hindi ka na masaktan. Nandiyan ikaw naman, iwasan mo ang magmukmuk. Huwag mong hayaan na magmukmuka. Huwag mong hayaan na kainin ka ng kalungkutan. Kasi kapag magmukmuka at kinakain ka ng kalungkutan, ay lalong hindi ka makapag-move on. Subukan mong lumabas kasama ang iyong mga kaibigan. Subukan mong makipagbanding sa iyong pamilya. Subukan at hanggat maari ay alisin natin siya sa ating isip. Oo, talagang mahirap mag-move on. Ngunit kung talagang
gagawan mo ng paraan kung talagang gusto mong maging masaya, kung gusto mo talagang makahanap ng isang tunay at talagang tunay na magmamahal sa iyo, yung totoong pag-ibig, ay at iisipin mo ang iyong sarili, ay magagawa mo rin iyan. Magagawa mo siyang kalimutan. Minsan po na sa isip lamang po natin iyan na hindi ko kaya na mawala siya sa buhay ko. Minsan po nasa isip pa lamang natin iyan. Paano mo naman malalaman na hindi mo nga kaya kung hindi mo nga sinusubukan? Minsan nagiging selfish tayo. Minsan pagdating sa pamilya, halimbawa meron na kayong mga anak, minsan ay naidadahilan natin ang ating mga anak na hindi ayaw kung lumaki ang mga anak ko na walang kasama, although nandun na tayo, pero minsan ay ginagamit na lamang natin yung rason, pero ang totoo, tayo ang hindi makakatanggap nito, tayo ang hindi makakatanggap. Ngunit, iniisip mo kasi na hindi mo kaya, pero itry mong bigyan ng halaga ang iyong sarili. Isipin mo ang halaga ng sarili mo. Isipin mo yung respeto na nararapat para sa'yo. Kung sobra-sobra na, andin ayaw mo parang bumitaw. Isipin mo kung paano ka magiging masaya kung wala ang taong ito sa buhay mo. Iisipin mo ang pagkakaroon mo ng peace of mind upang makapag-move on tayo. Lahat dapat isipin mo rin ang iyong sariling kapakanan, ang respeto mo sa iyong sarili, at ang iyong kaligayahan. Hindi pwede na i-focus mo kahit na wala kayo ay nakafocus ka pa din doon sa taong iyon. Kailangan unti-unti mo siyang alisin. Unti-unti mo siyang alisin sa iyong sarili at matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. So, ayan po ang ibang pamamaraan. Huwag na nating ipipilitan pa ang isang relasyon na alam naman natin na talagang hindi na nag-work. Kasi pag pinipilit natin, at the end, tayo lang din po ang magiging kaawa-awa. Parang pinagtatawanan na tayo ng iba kasi naging sobrang tayong martyr. Kumbaga talagang binababa na natin ang ating mga sarili para sa taong hindi naman karapat dapat sa pag-ibig na ibinibigay mo sa kanya. Kaya mag-move on ka, magsaya ka, isipin mo yung mga bagay na maaari mong gawin nang hindi siya kasama. So yung mga pangarap na yon, kung may mga lugar man kayong gustong puntahan, puntahan mo yun ng mag-isa. Pwedeng-pwede mong gawin yung mga pangarap ninyo na ikaw mag-isa, mga lugar na gusto mong puntahan na maghabang magkasama pa kayo na pinaplano niyong puntahan. Puntahan mo ikaw mag-isa at huwag mo siyang iisipin. Basta iisipin mo ang iyong sarili kung paano ka nagiging malaya at paano ka ba. Kung although sabihin na natin kasama mo siya, pero na minsan ka na niyang niloko at nakakasama mo siya dahil napipilitan lang siyang kasamahan ka. So wala rin po, hindi rin po kayo magiging masaya. Kaya dapat yun po ang isipin natin palagi sa ating self-respect at ang ating peace of mind. Yun po at ang pag-ibig natin sa ating mga sarili. Kaya dapat po pag nagmamahal tayo, sabi nga nila, pag nagmahal tayo, dapat po ay hindi 100% ang ating ibibigay. Para once po na humantong man sa hiwalayan, ay hindi ka mangangapa. Hindi tayo mangangapa dahil mayroon pa tayong pagkukuhunan ng lakas dahil hindi natin binagay ng 100% ang ating pagmamahal sa kanya, kahit papaano ay may mahuhugot ka pa para sa iyong sarili. So ganyan po ang mag-move on. Lagi po nating isipin ang ating mga sarili. Kaya ko po ito nasabi guys kasi dumating na din po ako sa point na ganito. Dumating na ako sa mga ganitong point. Kumbaga ito po ay binibase ko sa aking experience na talaga namang noon, iniisip ko na hindi ko kayang mabuhay, na parang hindi ko kayang mabuhay nang hindi siya kasama. Paano na ako, parang iniisip ko pa lang pag mawala siya sa buhay ko,
Bababaliw, parang mapapariwara yung buhay ko, pero hindi pala. Once na napunta ka na sa isang relasyon at alam mong hindi na healthy, pero pinagpipilitan mo pa rin. And then, talagang at the end ay nauntog ka na rin, ay makikita mo naroon yung kaligaya, naroon nakakaroon ka ng peace of mind. Kaya dapat tayo ay matuto tayo o imulat natin ang mga mata, ng ating mga mata sa maaaring mas magiging magagandang kahantungan kapag tayo ay tuluyan nating pinakawalan ang isang relasyon o ang isang tao na alam natin na hindi na pala talaga karapat dapat sa atin. Kaya matuto tayong mamulat sa ating mga mata at isipin ang maaaring nating mas magandang patutunguhan kapag tayo ay nakapag move on sa isang tao, kapag tayo ay tuluyang lumimot sa isang relasyon na alam na natin na wala na itong patutunguhan. So ayan lamang po ngayon guys, maraming 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 salamat po sa inyong lahat at magandang hapon.